Magandang araw po mga ka-ideas. Dito sa video natin, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-layout ng palitada, kung paano magpalitada, ano yung mga diskarte sa palitada, at kung paano magiging madali yung pagpapalitada natin dito sa pader na ito. At tuturo ko rin sa inyo mga ka-ideas kung paano magkanto ng steel window gamit lamang yung bara natin. So mas mabilis na paraan ito. Lahat po ng iyan ay pag-uusapan natin dito sa video sa Kaylin's Amazing Construction Ideas. So tara! Isimulan natin ito sa pagli-layout. Ili-layout natin itong pader natin bago tayo magpalitada. Mahalaga po yon. So kailangan po natin ng mga pako. May hawak na tayong pako dito. Tapos kailangan din natin ng martilyo. Kailangan nyo ng tansik at hulog. Gagamitin natin yon. Tapos gagamit din kayo ng metros para dun sa palitada pagli-layout. Kung papansinin nyo mga ka-ideas, kudrado po yan. At yung bintana natin, may bintana tayo dito sa paggagawahan natin. So ituturo ko sa inyo kung paano ili-layout yung ganito. Kasi di ba, madalas plain lang na pader. Pero ano yung gagawin ninyo kung sakaling yung pagpapalitadahan ninyo is merong bintana o kaya naman pinto? Paano yung layout? Doon tayo maglalagay ng mga tansi. Papakuan natin tong dulob, mga dulob. So 1, isang pako, 2, isang pako. Tapos 1, 2, dalawa ulit na pako doon. So samahan niyo ako ipako ito. Ipako natin to. Gumamit kayo ng 3 o kaya 4 na pako. Pwede rin naman yung concrete nail, 3 o kaya 4. Katapos ninyong pakuan yan, sunod naman yung baba mga ka-ideas. Ito yung baba. Kailangan nyo lang gawin, tapatan nyo yung nilagay nyong pako, tapos papakuan nyo ulit ito. Okay na. Pagkatapos ninyong ipako yung mga pako ninyo, ito yung mga kailanganin natin mga ka-ideas. Gagamit kayo ng tansi. So kung gano'ng kakapal mga ka-ideas, ganito kakapal, is sapat na. Pangpalitada mga ka-ideas. Pero pagkantuhan na, magbabago yung size. Pwede naman to, kaso mas okay yung mas maninipis para doon sa kanto natin. Ito yung size ng gagamitin natin. Yan yung sukat ng tansi natin, pangpalitada. Sunod naman, gagamit kayo ng hulog. Ito yung hulog mga ka-ideas. Itong hulog, ginagamit po ito para makita po ninyong tuwid yung isang bagay. So gagamitin natin to para maging tuwid at nasa tamang tuwid yung palitada natin. So malaking tulong talaga to. Okay, sunod naman mga ka-ideas, gagamit tayo ng metros. Ang metros na to, tutulong sa atin ito para makuha natin yung standard na sukat ng palitada natin. So ano nga ba yung standard na sukat? Ang standard na sukat para sa palitada is 15 to 19 millimeter, pero pwede na yung 1 centimeter para maging simple lang. Mahirap kasi sukatin kung ganun. 1 centimeter is okay na. May mga pader na hindi pantay, so minsan sumusobra sa 1 centimeter yung ibang mga parte ng pader, pero okay lang yan. Ngayon naman mga ka-ideas, gagamitin na natin tong tansi natin. Bali, tatali natin tong tansi doon sa nilagay natin pako. Ngayon isushoot na natin ito dito. Yan yung tansi natin, ibababa natin papunta rito sa baba. Sukatin ninyo, itali, tapos hilain ninyo. Kailangan po mabibinat itong tansi. So kailangan pong siguraduhin yung nabinat. Binatin natin mabuti. Ayan, pansin nyo ano pag ginanong natin. So yan, matibay na yung pagkakalagay ng tansi natin. Okay, ngayon naman gagamit tayo ng hulog at metros. Ito. Tara. So ito yung hulog natin mga ka-ideas. Sukatin ninyo mula sa baba kung okay na siya. Pag nakasukat na doon, itatali natin ulit. Isabit ninyo. Yan. Kailangan itong hulog po ninyo ay hindi gumagalaw. Dapat naka-steady yan para makita nating pantay. Okay, nilagay na natin yung tali para dun, ng hulog natin. Sunod naman ngayon, kukunin natin yung 1 cm. Okay, kunin natin yan. Mula dito sa taas. Palubugin natin to. Tapos sukatin natin ng 1 cm. Yan. Nakuha na natin yung 1 cm mga ka-ideas. Ang unang-una yung susukatin mga ka-ideas is yung parte na pinakamanipis na mapapahidan. Makikita nyo naman yun kapag sisilipin ninyo kung saan parte yung nakaangat o nakaumbok na parte sa pader na yon. So kung nakuha nyo na dito, sukatin nyo na lang ito mga ka-ideas. Sukatin nyo yung tansi at yung tali ng hulog. Nasa 4.5 cm. So ito yung nakuha natin. 4.5 cm. So kailangan kunin din natin yung 4.5 cm dito sa baba. Ito yung baba natin mga ka-ideas. Sukatin natin yung 4.5. Makikita na natin dito kung paano natin i-adjust yung sa baba. Okay, kalubog. Hilain natin. Yung
So ganun po yung proseso mga ka-ideas. Nakuha na natin mga ka-ideas yung tamang kapal ng palitada natin dun sa side na yon. So tandaan nyo lang po yung mga ka-ideas na ang susukatin nyo lang is isa mula dun sa tali ng hulog at sa tanse. Tapos i-compare nyo na ngayon yung nakuha nyo dun sa baba. Papantay na yun. Papakita ko sa inyo yung nilayout natin. Napakanipis dito, 1 cm. Pero dito sa baba, medyo kumapal siya ng kaunti. Ito. Ayan. Basta ang mahalaga, pag nakuha nyo na yung sa taas, pantay na dito, dapat pantay rin yung sukat dito. Okay, tapos na to mga ka-ideas, sunod naman ito. Sasamahan nyo ako na i-layout ulit yon. Napakuha na natin to mga ka-ideas, tapos yung sa baba. So ito yung tansi natin. Ang gagawin lang natin mga ka-ideas, hihilain natin to papunta ron. Samahan nyo akong dalhin ka doon. Pagdating dito, tatansyahin nyo, tatalin ninyo, tapos isasabit nyo. Yan. Ngayon, dadalhin natin tong tanse papunta sa taas para hindi na tayo magputol. Okay, sukatin ninyo, tali nyo, batakin ninyo ng mahigpit. Tapos, yan. Pagkatapos nyo batakin, gagamit kayo ng metros. Sukatin ninyo yung 1 cm mula dun sa hollow blocks. Pag nakuha nyo na yung 1 cm dito, ilalagay na natin ngayon yung hulog natin. Isabit ulit natin. Yan. Kapag nailagay na ninyo yung hulog ninyo, sukatin ninyo yung distance ng tanse dun sa tali ng hulog. Nasa 3.5 ang nakuha natin. So dapat 3.5 din yung luwang ng tali ng hulog sa tanse natin. Sukatin natin. Dapat hindi po gumagalaw yung hulog nyo. Dapat naka-steady yan. Steady. Yan. Tulak lang natin yung tanse. Nakuha na natin. So kapag parehas na yung sukat nito, yung distance ng dalawang to, saka sa taas, saka sa baba, okay na. Nasa layout na. Ngayon, marami nagtatanong mga ka-ideas tungkol dito sa pagli-layout. Paano malalaman kung pantay na ba yung pantay yung sukat ng palitada natin dito at saka doon? Ang sagot dyan mga ka-ideas, bago tayo mag-layout ng asintada, nakahulog na po ito. Eskwalado na po ito. So pantay na po yung ating pader. Ngayon, ang ginagawa natin, sinusukatan lang natin to ng 1 cm. Tapos 1 cm din dun sa kabila, pantay na yon. Ngayon naman, ang gagawin natin, hihilain natin yung tanse papunta ron. Isasabit natin doon sa may pako kung saan nakalagay yung tanse natin. So tara. Ito yung tansi natin mga ka-ideas, napansin nyo dito na doon natin itinali, doon sa part na kung saan nakatali din ito. Ibig sabihin yan, pantay na po yan. So natapos na natin i-layout yung bawat dulo. Yan po yung pinakamahalaga. Yan yung napakadaling paraan. Bawat dulo lang po yung huhulugan ninyo tapos lalagyan ng tansi. Ngayon naman, magbabago ng kaunti kung sakaling meron kayong bintana. Ayan, anong gagawin natin kapag may bintana? Ganito yan mga ka-ideas. Makuha na po natin yung tamang sukat at level ng ating palitada. Ngayon naman, kapag sa may bintana, dalawang option po yung pagpipilian ninyo. Yung una, is kukunin po ninyo yung tansi kaagad nito. Ayan, para diretso na kaagad na kakantuhan nyo. O kaya naman, sukatin po ninyo kung hanggang saan yung kayang barahin. Kung gano'ng kahaba yung bara ninyo, itapat nyo dun yung tanse. Tapos yung kanto dito, bara na rin yung gagawa kahit hindi na natin lagyan ng tanse. So ang pipiliin kong option dito mga ka-ideas, kasi madali lang naman yung pagkakanto dito. Kasi ang gagawin natin is imamatch na lang natin dito sa line nito. So kung ano yung line ng bintana natin, ito na yung magiging line ng kanto ng bintana natin. So madali lang, hindi na natin kailangang i-layout pa yan. Bara na po yung kailangan dyan mamaya. Pagkatapos natin lagyan ng tanse ito, sunod naman, lalagyan natin ng tanse itong sa baba, papunta dito. Ang purpose nun mga ka-ideas kung bakit tayo naglalagay ng tanse sa tabi ng bintana, doon sa kanto ng bintana, para maging pantay po yan mga ka-ideas. Para pag nagkanto tayo dito, ay pantay na pantay yan. Ayun na nga mga ka-ideas, natapos na natin i-layout ito. Ngayon naman, ang susunod na gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung timplada ng ating semento. So ito yung tinimpla natin mga ka-ideas. Mixture po yan ng semento, buhangin, at tubig.
So ito, nababad na natin ito mga kaidiyas. Kulang na lang haluin natin ito. Sa isang semento, tatlong ganitong puno ng sako ng semento ang katumbas niya. Yan, para mas madaling intindihin mga kaidiyas. So kailangan nasa ganito karami, malapit na sa puno. Ito yung tubig na gagamitin natin. So babasain natin itong pader natin ng tubig. Ito. Ang katanungan pero ngayon, gaano kabasa ang dapat nating ilagay na tubig dito sa ating pader? Nakadepende yan mga kaibigan. Kailangan ang ilalagay niyo yung tubig mga kaibigan dito, hindi sobra, hindi rin kulang. Kapag sobra kasi mga kaibigan, may chance po yan na magkakaroon ng maraming bitak dahil sobra yung tubig niya. Basang-basa masyado. Pag tuyo naman, kulang sa tubig ang lagay ninyo o kaya hindi niyo nilagyan, ang resulta naman nito, sigurado po yan na magbibitak din o kaya naman mawawalan ng kapit yung semento natin dito sa hollow blocks natin dahil na rin sa ang semento kapag mabilis na natutuyo, nawawalan po siya ng kapit sa pader. So mahalagang basain natin to, tamtaman lang. Siya nga pala mga kaidiyas, itong dami ng tubig na naubos natin dito ay 2 timba na puno ang naubos natin. Nga pala, tip ko dito sa inyo mga kaidiyas, kung sakaling babasain nyo ng tubig itong pader natin, lagi nyo pong tatandaan na mas basain nyo ng husto yung mga parting manipis. So ang pinakamanipis na parte sa atin is yung taas, mas basain ng husto yan kumpara dito sa makapal. Sa makapal, isang pahid lang ng tubig galing sa tabo, okay na yon. Pero dito sa mga manipis, pwede nyo pong dublihin para mas matagal na matuyo. Kasi mas manipis, mas mabilis matuyo yung ipapahid ninyong semento dito. Ito po yung gagamitin natin, semento. Pagpalitada. Nga pala mga kaidiyas, itong bintana natin, tinakpan po natin yan ng black plastic. Protection po yan para dito sa gagawin nating palitada. Kasi itong bintana natin ay steel window. Nakalagay na po yan bago pa mapalitadahan itong pader natin. So yung ganyan kasi talaga ang proseso niyan. Kaya nilagyan natin ng harang. Ngayon naman, magpapalitada tayo. Sa parting manipis, papahid ang gagawin natin. Sa mga parting makakapal, ibabato natin para mas mabilis. Dito, manipis pa to, kaya ang gagawin natin, pahid. Pahid natin. Unahin po ninyo kung saan may tanse. Doon po ninyo unang-unang ipapahid yung semento ninyo. Ang purpose po ng dahilan na yon para makuha po kagad ninyo o makita ninyo yung kapal ng ipapahid ninyo. So ang pinaka priority talaga is yung tapat ng tanse. Yan. Okay mga kaideas, napansin niyo dito, ang unang-unang ginawa natin is tinapalan natin yung may tanse. Sa bawat tanse na to, yun yung unang-una natin ginawa. Pansin niyo dito, pahid ang ginawa ko kasi manipis dito. Pero pagdating dito naman, kasi makapal na dito, ginawa ko pa bato. Mas mabilis gawin yun mga kaideas. Ngayon, kapag nakita nyo na naabot na ng semento ninyo na inilagay yung tanse, i-stop nyo na kasi ang gagawin natin, babarahin natin yan para makuha natin yung tuwid. Malalaman natin kung tuwid na ba kapag pinitik ninyo tapos nagva-vibrate. Ibig sabihin nun, pantay na siya tapos hindi siya nadadaya. Kasi kapag nadadaya yan, pag pinitik ninyo, walang galaw yan. Ibig sabihin nun, tumatama siya dun sa sobrang halo. At huwag na huwag nyo pong gagawin yun, huwag nyo hahayaang mangyari yun dahil madadaya po yung palitada ninyo. Kaya kahit nagtansi kayo, siguradong ang finish lang din yan, bubukol. Ngayon, para makuha natin yung tamang ano, gamit tayo ng bara. Ang bara mga kaidiyas, pwede kayong gumamit ng 1x2 na tubular tulad ng ginagamit ko. Pwede rin yung aluminum, mas maganda yon, mas magaan, mas maganda. Pwede rin yung kahoy, basta tuwid siya. Unang gagawin natin, talapat nyo itong bara ninyo sa tapat ng tanse, sabay kuskos, sabay pitik. Yan. Makikita nyo naman dito, kapag gumaalog na siya, gumagalaw na, nagva-vibrate na, wala nang nakabukol, makikita nyo na ngayon yung mga parte na kulang. Iba't iba ang technique ng ginagawa ng mga construction worker or mason dito. Pero sa technique na to, mas mapapadali kayo dito kasi ang una-una nyong kinukuha is ito. Pagkatapos, ito naman ngayon, babarahin natin to. Okay, nakuha na natin. Tapos pag nakuha na natin to, magkabilaan, ilalapat nyo lang yung bara nyo ng ganito
Tapos pag nagpahid na kayo dito, igaganito nyo lang, iaangat nyo lang tong bara nyo. Hindi na kayo mahihirapan, makukuha na kagad na sa level na kagad yung ipapahid nyo dito o kaya ilalagay nyo yung semento. E di ba, mas mabilis yun. Kaya yun, kailangan nyo lang tandaan yung mga guide yung unang-unang papalitadahan ninyo. So ang gagawin na lang natin ngayon, dahil nakuha na natin to, nasa level naman na, papahidan na natin to ngayon ng halong semento, tapos saka natin babarahin pa ganito. Ang pinahira lang natin ito, yung parting ito. At hindi na tayo nag-focus dito sa parting may tanse kasi nasa level na yan. Ngayon, medyo basa pa siya. Kailangan medyo patuyuin pa natin ito. Huwag nating babarahin ng basa. Magagalaw po yan, mabibigla, mawawalan po ng kapit. Isang dahilan po yun ng pagkakrak ng ating palitada. Kailangan nasa ganitong katuyo na siya, mga kaidiyas. Ngayon ito, yan. Dapat ganyan. Yung saktong-sakto para kuskusin. Hindi pwede yung ganito. Ano, kita nyo, lumulubog pa, hindi pwede. Patuyuin pa natin yan. Babarahin natin to mamaya-maya. Pero sa ngayon, tatapusin muna natin to, mga ka-ideas. Yan, bali, ito na lang, tapos ito. Siguro pagkatapos natin yan, pwede na rin dito. Medyo natutuyo na ito, mga ka-ideas. Nga pansin nyo naman, pwede na pong barahin yan. So ang gagawin natin ngayon, ilalapat nyo lang ito. Yan, yung bara. Itapat nyo dito sa nakuhanan nyo, sa level. Tapos iangat lang natin. Iangat lang natin. Nung inangat natin, nakuskus niya yung mga parting sobra. At makapansin natin dito, nakulang pa yung nilagay natin. Kapag nakita nyo na nakuskus, ibig sabihin, ito yung level na niya, yung may mga nakuskus. Itong namumuti pa, ibig sabihin, kulang pa yan. Ang gagawin natin, tatapalan pa natin. Tapalan natin ngayon. Isa pa. Natapalan ulit natin, barahin ulit natin. Barahin natin, pangat. Dublihin natin para sigurado. So papansin nyo, mga ka-ideas, nakuha na kaagad natin, pantay na to. Ngayon, kapag nakuha nyo na ng paganito, sunod naman is ganito para ma-check naman natin. Okay, pantay na, kahit tignan nyo sa side, mga ka-ideas. Ano? Lapat na lapat, oh. Yan. So, napakahalaga talaga na dito kayo. Ito talaga ang katulong ninyo, tansi at bara. Kasi kung huhulaan nyo lang kung saan kayo magbabara, eh nako, mga ka-ideas, asahan ninyo kapag ganun, may mga parting hindi maayos. Kasi hinuhulaan nyo lang eh. Pero kung may pattern kayo, sundan nyo lang yun ng paulit-ulit sa lahat ng papalitadaan ninyo. Hindi na kayo mawawala pa. Dito, sa mga nakitira pa, kasi ito pinatutuyo natin to, medyo makapal kasi yung baba. Nakuha naman na yung level ng sa mga tanse, ang gagawin na lang, papahidan yung gitna. Tapos kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito, tsaka doon. Parehong proseso yun. Tsaka natin isusunod mamaya yung pagkakanto ng bintana. Tuturuan ko kayo kung paano gagamitin yung bara para magkanto ng bintana ng steel window. Sa steel window po.
Okay mga ka-ideas, natapos na natin tabarahin at tapalan ng semento ang ating pader. So, magkatapos ninyong barahin ito mga ka-ideas, pwede nyo nang alisin yung mga tansi. Pwede nyo nang alisin. Sino natin. Pagkatapos ninyong maalis yung mga tansi, pwede nyo ninyong rodilahin. Gagamit tayo ng bottled water. Putasan nyo lang dito sa harapan niya. Nakadepende kung gaano karaming butas, ganoon din karaming tubig ang lalabas. Yan. Ito yung gagamitin natin. Tapos, rodelang rubber o kaya rodelang kahoy. Rodilahin natin itong taas. Magsisimula tayo sa taas pababa. Okay, taas pababa. Kasi kapag binasa natin ito, haagos yung tubig. Hindi pwedeng baba muna. Marurumihan po yung baba kapag inuna natin. Dahil rough na palitada yung ginagawa natin ngayon, sasabihin ko sa inyo, napakaraming advantage kapag ang inyong palitada ay rough. Kapag rough po yung palitada natin, naka-prepare po yan sa iba't ibang uri ng design. So, pwede siyang skim coat, pwede siyang tiles, pwede siyang design gamit ang semento, pwedeng lagyan ng wall putty, at iba pang mga pwedeng ilagay. Pwede ring deco stone, marami pang iba na pwedeng i-design sa ganito. Kumbaga, ready siya para sa iba't ibang mga design. Samantalang, kapag purong semento naman, naka-fix lang siya para sa pagpipintura, flat lang, tapos kung magpapatiles man kayo o kaya naman magdi-design man kayo dito, medyo mahihirapan kayo, kailangan nyo ulit tiktikan, kaya matrabaho. So, nasa sa inyo na yan mga ka-ideas. Kung sakali na gusto ninyo ng makinis na palitada, gagawin nyo ng mga ka-ideas, titimpla kayo ng purong semento, tapos ipapahid nyo gamit yung rodelang bakal. Mga dalawang patong ng purong semento ang ilalagay nyo para maging makinis. So, meron tayong tutorial dyan, panoorin nyo lang po. May mga video tayo tungkol doon. So, pwede nyo pong panoorin yan. So yun na nga po mga ka-ideas, natapos na natin yung rodilahin to. Tapos, nalis na rin natin yung nilagay nating black plastic dito. Ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ngayon kung papaano kakantuhan yung steel window natin na bintana. At ituturo ko sa inyo kung papaano gagawin iyon ng mabilis na paraan. Hindi na natin kailangan pang i-layout ito katulad ng paglalagay ng hulog. Mas padadaliin natin, gagamit lang tayo ng bara. So ito yung kanto ng bintana natin. Mag-focus lang tayo dito sa isang side mga ka-ideas. Ang gagawin natin, bukas muna natin to. Gagawin natin, kukunin natin sa ilalim, hanapin natin yung pinaka-side niya. Kasi itong bintana natin, yung dulo, kukunin natin kasi tuwid na yan mga ka-ideas. Nasa level na yun. Ganon din sa taas. Baka nagtataka kayo, bakit sinobrahan natin yung paglalagay ng semento dito? Sinadya natin yung mga ka-ideas para pag nilagay natin yung bara natin ganito, ikakat na lang natin yung sobrang semento. So hindi na natin kailangan pang tapalan ulit. Ikakat na lang natin. So mas mabilis. Ano? Tapos guhitan natin. Cut na natin to. So ayan mga ka-ideas, nakuha na natin yung kanyang kanto. Pero hindi pa nagtatapos dyan mga ka-ideas kasi aayusin pa natin yung kanto niya. Babasain natin mga ka-ideas. Kunti lang, kunting basa. Pwede kayong gumamit ng Cantonese, pwede rin ganito. Foam ito mga ka-ideas. Para siyang rodelang foam, ganun. Tutulungan tayo nito na mapaganda at maayos natin tong kanto. Itong ginagawa nating kanto mga ka-ideas, rough. Ulit-ulitin lang natin kuskusin hanggang maayos niya yung mga parte hindi maayos. Tapos, unti-untiin natin iangat pataas. Hey! Maayos na siyang tignan. Malinis ng tignan mga ka-ideas. Ang kulang na lang dito is ito. Para mas magmukha siyang magkarugtong, gagawin natin, aayusin natin to. So ayan mga ka-ideas, nakikita nyo na, okay na. So ganitong proseso rin yung gagawin natin dito sa baba, tapos dito sa side. Okay mga ka-ideas, natapos na nating magkanto gamit yung bara. So makikita nyo naman yung resulta. Napakabilis na proseso. Madali lang to. Mas maganda kung meron kayong kasama kasi hindi kayo makakagamit dito ng clamp. Kasi steel window, hindi nyo siya mailulusot sa kabila. Ngayon naman, itong side na to, ang gagawin natin ngayon, pag sa dugtungan, ikakat natin.
Ganyan po ang tamang pagka, pa-slanting. Huwag pong straight. Kailangan po pa-slanting. Ang purpose yun po, para pang maglulugtong kayo, gaganito. Yan. So, slant natin. I-check natin mga ka-ideas para makita po natin kung pantay ba talaga itong palitada natin. So, itry natin yung bara natin. So, ilapat natin. Nakikita nyo po dito. Nalapat na lapat. Wala po tayong makikita ang parte dito na lubobog. Ibig sabihin nun, epektibo yung parang ginawa natin. Kahit sa paganitong side, makikita nyo mga ka-ideas. Flat na flat. Kaya kahit ganito. O kahit ganito. Yan, flat na flat. Kaya pahiga. Flat na flat. Ganon din to mga ka-ideas dito sa kitna. Yan. Dito rin sa kabila. Yan po. Improvement lang po yan para malaman po ninyo na nasa tuwid po yung palitada natin. Kasi may mga nag-comment po dati ng mga subscriber natin, mga viewers natin, kung gusto nilang makita kung pantay ba yung pagkakagawa natin. Ito po yung natutunan natin dito sa video natin. Una, natutunan natin dito kung paano mag-layout. Ay, nalaman natin na napakahalaga pala ng paggamit ng kanse at ng hulog para doon. Nalaman din natin kung paano yung tamang sukat at nalaman natin yung kung paano magpalitada. Na-demo ko rin sa inyo kung paano magpalitada sa ganitong pader, rough finish. Kung paano yung diskarte, paano yung technique para mabilis. Siyempre, yung gusto natin ay yung mabilis, epektibo at yung maganda. Tapos, naituro ko rin sa inyo mga ka-ideas kung paano magkanto sa steel window. Sa steel window po mga ka-ideas, hindi po sa buong bintana, sa steel window, gamit lamang yung bara natin. So, sana yung malaking tulong sa inyo yun. At nasabi ko rin sa inyo kung ano yung kahalagahan ng rough finish kumpara doon sa makinis na palitada. Siya nga pala mga ka-ideas, check nyo po yung Facebook page natin, Kaylin's Amazing Construction Ideas Official. May link po tayo dyan sa baba. Click nyo lang po yun, tapos follow nyo na po at ilike yung page natin para masuportahan po. At dito na po nagtatapos yung video natin. Maraming salamat sa panonood ninyo, sa mga subscriber natin at sa mga bago lang dito, mag-subscribe ka na tapos magbigay ka ng like para dito sa video natin.